So hi guys, good morning. Today is June 1. Ngayon yung first day ng exhibit. Then magkakabit na kami ng artworks together with my friends. Then na-ready ko na lahat kagabi yung price plaque, yung description ng artwork, yung price, yung details, yung size. Na-print ko na din yung about the artist. About the artist para kasi naisip ko kung magko-calling card ako or ano, kaso baka hassle dun sa staff kung ibibigay pa nila every time na may hihingi. So, lahat na ng details, nilagay ko na lang dun sa about the artist, yung Facebook, baliktad. Yan. And then, mag-ready lang ako, magbibihes, then I'll meet with my friends, then, let's go! So, nandito na ako ngayon sa Bubba Lab. Then, nakabit na nga natin yung mga artworks. 6 pieces siya. Tatlong vector ni Catriona Gray. Then, yung tatlo is yung other queens natin. Si Kylie Versosa, Pia Ritzbach, and Megan Young. Paano nga ba nangyari itong exhibit na to? Or itong mini exhibit na to? Hindi ko na matandaan kung sino yung nag-share sa akin. Pero nakita ko sa Facebook na itong Bubba Lab Cafe is may open call sila for artists na they're encouraging artists na mag-post or mag-exhibit ng artworks nila sa cafe nila. So, nangyari to January 2019. Then, nag-email ako sa kanila. Then, I got a reply bandang March. Mostly kasing shinare kong artwork is yung vector artworks ko. Yung kay, yun nga, kay Catriona and then yung other queens. Ang sabi nila sa akin is, if willing akong gawin yung exhibit by June, since June is nalipat yung coronation ng Binibining Pilipinas. So, very timely June, tapos beauty queen. So, why not do it in June? So, after nung March na conversation through email, by early May, nag-email pala sila sa akin if pwede ko siyang gawin ng May yung exhibit. Then, late ko na siya nabasa around second week or third week. Tapos, medyo nagkaroon na ng konting conflict sa schedule. Then, yung printing pa, wala akong, nag-leave na ako sa work, wala akong pera pang print. So, nag-ask ako kung if pwede ng June or bandang July na after ng boards. Yun nga, napagkasunduan na lang na this June pa rin, since yun nga, para nga timely sa Binibining Pilipinas. Bale, last week yun, last week ako naghanap ng printing, nakita ko yung page ng Color Realm. Thank you pala sa Color Realm Creatives para sa pagpiprint. And then, nasatisfy naman ako sa print nila kasi yung print is, hindi siya nalalayo dun sa, tawag dun? Hindi siya nalalayo dun sa soft copy kasi other printing shops na na-encounter ko is nag-iiba yung kulay. Yung for the whole month of June, naka-display yung artworks. Then, if ever may gustong bumili, then naka-post din naman yung prices. Then, yan. And if may time kayo, visit kayo dito sa Bubba Lab Finest sa Lamp Quarters, Marikina. Nag-start ako doing vectors around 2016. Before kasi nahingit ako sa friends ko na bakit kaya nilang digital. Kasi parang sa akin, parang ang hirap nung digital. Kasi iba pa rin kasi pagkamay, di ba? Mas controlled mo yung pen, kita mo yung ginagalawan mo, yung dinodrawingan mo, madali mo, parang madali mo siyang makakontrol. So, nainggit lang ako, syempre, tingin-tingin, tanong-tanong. Tapos, hanggang sa nag-try ako ng vector. Noong una,
Noong una, sobrang hirap niya kasi ang daming layers. Tapos, nagkakamali ako pagdating sa paggamit ng mga shapes. Doon nagkakaproblema. Lalo na pag yung layer, basta, explain ko yun sa mga other, sa iba pang video na. Bali, parang ang ginagawa ko is, parang kapakapa lang ko. Ano lang yun na-observe ko kung paano nila gawin. Yun lang din yung ginagawa ko. Up to day, yun, practice ng practice lang. Then, mostly, yun, mga artista yung gagawing model para ano, reference. Ginawa ko tong tatlo, si Pia Wurtzbach, Versosa, and Megan Young, around 2017. Kay Catriona naman, ginawa ko siya noong 2018 before siya lumaban ng Miss Universe. Ginawa ko na yan para pang-ready lang. Siyempre, pag ganyang ano, event, marami ng artist magpo-post, siyempre. Yan, ano nangyari kasi dyan? Kaya tatlo siya. Hindi ako makapag-isip ng tamang background. Parang lahat kasi bagay eh. That's the mini exhibit na nandito sa Bubba Lab Cafe. Featuring our Filipina beauty queens, Miss International 2016, Kylie, Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, and then our first Miss World 2013, si Megan Young. So, if you have time, visit kayo dito sa Bubba Lab Cafe para makita yung artworks, then para makita yung price. If gusto nyong bilhin, pwede nyo siyang bilhin. Thank you! So, ito yung in-order namin. Yes! Fries, cross-cut fries, ay, criss-cut. Criss, ano, criss-cut or what? Then, mojos. Yeah. Good for 2-3 persons na pang-chow. Follow nyo po for Nebres. Subscribe. Galactical kasi nakikita nyo na ang solution. Tapos, maalala natin kung ano yung use nila. So my friends are finally here to support me, yes! Si Kershela, and then si Carl. Si Dora nga pala, lumaki na po siya. At nagtrabaho na po siya sa research with Manila. Hindi pa ako tapos. Pinaportan niyo masyado. Galing naman ng barista dito, grabe! Living art. Drawing po ba yan? Artist po kayo. Kumukulay ba? Parang hindi naman. Very light. Kailan ka ba magtatagal sa amin? Nakasama ka ba? Kasi may nakita talaga kami ngayon. Talagang dumaan niya ako dito eh. Teka mo, tas last time may lapat ko rin. Ayun nga, I'm finally home. Then, so far so good. Successful naman yung unang day, no? Lalo na yung pagkabit. Nung una kasi, medyo may ibang artwork na nalaglag or bumagsak since kulang sa dikit. So, nung dinagdagan naman namin siya ng adhesive, okay naman siya, hindi na siya nalaglag. Simula nung kinabit na ulit, tapos hanggang sa pag-alis namin, wala naman na naging aberya. Then, gusto ko mag-thank you sa lahat ng friends ko na pumunta, na support, and tumulong sa akin para magkabit. Lalo na si Ford Nebres, Chris Bora, sila Jane, si Gia, si Chrisella, din si Carl. Thank you. Yun, sana maging successful, sana may makakita, sana may maging interesadong bumili. Visit nyo yung cafe, Bubba Lab Finest, sa Lamp Quarters, if gusto nyo makita in person. And yun lang, thank you!